If you would like to know what is right and true, ito, Word of God ang magsasabi sa iyo. Ito ang batayan ng buhay ng tao. Do you realize that? Dito natin nakita kung papaano nilalang ng Diyos ang tao. Ito ang nagsasabi sa atin kung ano ang tama. Ano yun? Word of God eh. At thy word. The book of Luke chapter 5, please. We're going to read verses 5 to 11 of Luke chapter 5. Once again, Facebook is barring us from viewing our service today. So you can see that from YouTube or the MBB app group app. Today you can do that, but not on Facebook. Verse 5 says, "And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ship, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him." I will be preaching to you on the words that that was taken in verse number 5, where it says, "And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net." Today, I'm going to speak to you on the subject I entitled At Thy Word. At Thy Word. Let me introduce this subject to you by saying some things that came into my mind. First of all, we find in the Word of God that the worlds were framed by the Word of God. In the book of Genesis chapter 1, you would find out that creation depended upon these words. Why don't we open the book of Genesis chapter 1 and see there what it tells us. All right? In verse number 3, "And God said, Let there be light, and there was light." See? And then it says in verse number 6, "And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so." Verse 9, "And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so." In verse 11, "And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose it is in itself, upon the earth. And it was so." In verse number 14, "And God said, Let there be light in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years." In verse 15,
And it was so. In verse number 16, and God made two great lights. Oh. And in verse number 18, it says, and God saw that it was good. In verse number 20, and God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly up above the earth in the open firmament of heavens. And God created great whales, every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, every winged fowl after its kind, and God saw that it was good. So what do we find here? We find that creation depended upon His Word. All right? Now, not only that, but you would find out in Psalm 144 and verse number 5, the creation of heaven bow down at thy word. It says, bow thy heavens, O Lord, and come down, touch the mountain, and they shall smoke. Even in the providence and power, the Bible says, the Lord upholdeth all things by what? By the word of His power. In Hebrews chapter 1, verse number 3, it says, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and what? And upholding all things by the word of His power. So even providence, even power, the Lord upholds that by what? By His word. Nature abides and moves by the word of the Lord. Nature abides and moves by the word of the Lord. Would you think for a moment that all of the creation of God that He only made in 6 days could have been made in 6 days if He, you know, did everything by hand? No, it was only His word. Now you would notice that only man, when God created man, He actually formed man out of the dust of the ground. You see, yun lang. Wala nang ibang pinorma pa ng Panginoon kundi ang tao. That's the reason why the Bible says that we are a special creation. We are the crown of God's creation. Do you realize that? But in everything, He created the worlds by what? By His word. By His word. Okay. Now, secondly, at thy word has been the password of all the men of God. Noah, Abraham, David, the prophets. If you look at the prophets, they were not saying things, well, this is my word, it's my opinion, it's what I want to say. No, they said, thus saith the Lord. Every time they speak, they say, thus saith the Lord. They were God's spokesmen. You see, they spoke of the word of God. Now, not only that, but thirdly, you'd find out, comfort and blessings come from His word. Comfort and blessings come from His word. In the book of Genesis, chapter 15, and verse number 1, it says, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. You see, kung alam niyo yung kwento ni Abraham, umalis siya ron sa kanyang comfortable place. Mayaman si Abraham when God called him. In the book of Genesis chapter 22, he was living in comfort, he was living in convenience,
He had no problems as far as becoming wealthy is concerned. Yet God called him, isn't it? God called him and told him, you come and obey me because I'm going to put you in a place in which I will be honored. But Abraham did not know where God would lead him, isn't it? He followed God by faith in his word. Do you realize that? Oh, by the word of God, he followed God by faith. You see? And of course, nagtatrabble sa Abraham. Medyo natatakot siya, medyo kinakabahan siya. It's natural, am I right? When you are going to a place that you don't even know, huh? When you're going up the mountains, am I right? When everything is just strange to you, you're afraid. But you know what God says? He said, Abram, fear not. I am thy shield and thy exceeding great reward. So therefore, even comfort and blessings come from his word. Just obey his word. See? Oh, all right. And then, fourthly, oh, anong advice ng Bible sa mga young people? You can live godly by listening to his word. In the book of Psalms 119 verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Bakit young man? Bakit hindi mga old men na katulad namin? Eh, dumaan na kami sa pagiging young men eh. Di ba? Naranasan na namin ang pagiging young men. Alright? And you know, if you're young, you're so proud that you can do anything you want. Am I right? You're young. Oo. You're good looking. You're young. You're intelligent. As if you think you can actually do anything you want. Am I right? But you know what God says? And sabi niya, wherewithal shall a young man cleanse his way? How can you live godly? How can you live in which God can be pleased with you? By taking heed thereto according to thy word. Kasi, ang mga kabataan ngayon, akala nila, okay ang ginagawa nila eh. Di ba? Yung kabataan. Oo. Ang sinasabi ng kabataan, I have the right. May karapatan ako. Anong karapatan mo? Oo. Ako po ang chairman ng Committee on Human Rights sa Kongreso. Binabalangkas natin lahat ng karapatan ng tao. Oh yes, you have the right to live accordingly. We have the right to put food on your table. You have the right to clean air. Di ba? You have the right to education. You have the right to do everything that would be good for you. But hey, listen, you have no right to do wrong. You have no right to sin. Am I right? You do not have that right. Oh. So akala ng mga tao, mayroon akong karapatang uminom. Mayroon akong karapatang manigarilyo. Eh di gawin mo. Oh. Pag ginawa mo yan, makikita mo na hindi mo karapatan yan sapagkat mamatay ka sa kahiinom. Tama? Oh, tutunawin ng alak ang atay mo. Oh, sisirain ng sigarilyo ang lungs mo. Am I right? Alam nyo, ako may bisita sa mga namamatay. Mga bata pa sila. Oh, bakit namatay yan? Emphysema ho eh. Oh, bakit emphysema? Sigarilyo. Oh, bata pa yan, ba't namatay? Eh, cirrhosis of the liver po ang kinamatay niya. Ano yun? Namaga, angatay. Tumigas.
Hindi na siya nagpa-function, correct? Oo. Bakit? Alak. Oh, yun ba yung karapatan mo? Sige, karapatan mo. Karapatan mo magkasala ka, pero may karapatan din ang Diyos na husgahan ka. Tama ba? Oo. Oh. Mayroon akong uncle, namatay siya. 42 years old pa lang. Magandang lalaki yan. Mistiso. Oo, oh, hindi tulad ko. May team. Alright? Oo. Oh. Bakit? Almusal niya, ang kape niya alak. Tanghalian niya alak. Hapunin niya alak. Araw-araw yan, alak, alak, alak. Ano nangyari? See, kaya tayo, especially kayong mga kabataan, huwag niyong sasabihin karapatan mo ang gusto mong gawin. Hindi. Ang karapatan natin, gumawa ng tama. Alam mo namang mali ginagawa mo eh. Eh di huwag mong gawin. Oh, karapatan kong baguhin ang aking gender. Wala kang karapatan. Oh, ginawa ka ng Panginoong lalaki, ginawa ka ng Panginoong babae, then do that. You have no right to change your gender. Hindi mo karapatan yan. Oh, tinan mo ha, kahit sabihin mo sa akin na tama ka, alam mo sa kaisipan mo mali eh. Mali eh. And this is not discriminating you. I do not discriminate anyone. Marami kong mga leaders dito na mga LGBTQ. Mahal nila ako. Mahal ko sila. Naiayakap ko sila. Nais kong makita nila ang katotohanan. Alam nila na ako, ayoko ng lifestyle nila. Alright? Mahal ka ng Panginoon. Pero nais niya na makita mo ang tama. Bakit? Sapagkat hindi ikaw ang judge ng tama ang Diyos. Tama ho ba ako? Oo. Kaya nga nag-aaral ka eh. Bakit? Ba't ka nag-aaral? Ba't ka nag-elementary? Ba't ka nag-high school? Para magkaroon ka ng kaalaman? Hindi. Para malaman mo ang tama. Di ba? Oo. Para malaman mo ang tama. Oo. Sapagkat pag hindi mo itatama ang mali mo, may tama ka. Sabi ng Bible, all of us will go to judgment someday. And I'm not just giving you fear, huh? Making you afraid. I am just telling you the truth. All of us, ako, ikaw, lahat tayo will face judgment someday. At doon, ipapakita ng Panginoon sa atin kung ano ang tama. Pero, if you would like to know what is right and true, ito, Word of God, ang magsasabi sa iyo. Ito ang batayan ng buhay ng tao. Do you realize that? Ito ang batayan ng buhay ng tao. Dito natin nakita kung papaano nilalang ng Diyos ang tao. Correct? Dito natin makikita na lumalang na lahat ng mga ito, Diyos. Oo. Hindi nature. Hindi kalikasan. Ang kalikasan, galing sa Diyos yan. Oo. Oo. Diba? Ito ang nagsasabi sa atin kung ano ang tama. Ano yun? Word of God eh. At thy word. John 15:3, anong sabi? Now, ye are clean through the word which I have spoken unto you. You want to live a godly life? You want to live a life with God? Then, listen to His word. Listen to His word. Okay? Fifthly, faith comes from His word. Oh, Romans 10:17. Anong sabi? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You would like to know what faith really is? Go to His word. Religion does not tell you what faith is. Oh.
Yung mga religyosong tao, for example, nag-isimba ka araw-araw. Did religion tell you what faith is? Sinasabi niya, maniwala ka. Pero ito ang tanong ko, did religion explain to you what faith is? No. Only the Word of God will explain to you what faith is. Kaya nga nakalagay dito, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Alam nyo, I'm not talking here and telling you my own opinion. Bakit? Sinasabi ko palagi, sinabi ko lang yan nung cheerful giving conference natin eh. If I will tell you my own opinion, don't believe it because you have yours. Tama? You have your opinion too. Oo. Pero dito, ang sinasabi ko, hindi yung opinion ni Benny Abante, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Ito. Oo. Lahat tayo rito subject to the Word of God. Oo. At thy word. Oo. Okay. Now, first of all, we come to the message right now. At thy word, what? Should apply to all the affairs of our ordinary life. Our all must be according to His word. With honesty, with consistency, in our obedience. How can you be righteous? Can you be righteous by just believing what others tell you? Can you be righteous by being educated? Oh, ayung kasamahan ko sa Kongreso, 311 kaming congressman, lahat yun edukado eh. Some of them were educated from Oxford and Cambridge and Yale and Harvard. You know, Columbia University, Princeton, Stanford, ang tindi ng kanilang mga pinanggalingan, UP, oh, LaSalle, Ateneo, oh, PUP, ano yung PUP? Parang UP. TUP, ano yung TUP? Tunay na UP. At itindi ng kanilang pinag-aralan, di ba? Doon sila nang galing. Pero bakit kahit meron kang pinag-aralan, meron kang attorney sa bago sa pangalan mo, meron kang LLB after sa pangalan mo, meron kang PhD, di ba? Meron kang doktor, pero kurap ka. Tinuturuan ka bang maging righteous ng pinag-aralan mo? Hindi. Hello? Ah, maniwala kayo sa akin. Alam ko yun eh. Di ba? Hindi ka tuturuan na maging righteous at maging matuwid sa pag-aaral mo sa paaralan. Tuturuan ka maging matuwid ng salita ng Diyos. Ito lang ang magtuturo sa iyo kung papaano ka magiging matuwid at magiging matino. Oh. Kahapon, kausap ko ang more than 1,000 na mga barangay kagawad, secretary and treasurer. Yung isang araw, kausap ko ang 111 na barangay chairman dito sa distrito. Bukas, makakausap ko mga SK. Anong sabi ko sa kanila? Sino si Congressman Benny Abante? Anong pagkakilala niyo sa kanya? Magaling, matalino, maganda lalaki. Oh. Wala na kayo dyan. Walang kukontra, di ba? At matino. Sabi ko, paano ako naging matino? Salita ng Diyos. Ang nagpatino sa akin ang salita ng Diyos. Yan din ang magpapatino sa inyo. Diba? Oo. So at thy word, sa salita ng Panginoon, should apply to all the affairs of our ordinary lives.
Our all must be according to His word. With what? With honesty, with consistency, and in our obedience to our God. Kung ikaw, sumusunod ka sa magulang mo, dahil magulang mo siya, eh lalo kang dapat sumunod sa Diyos. Diyos mo yan eh. Pero iba na ang kabataan ngayon. Ha? Ginagaya ng Pilipino ang Amerika. Hindi ko alam kung bakit sinasabi ko nga sa Kongreso, ba't mo gagayahin ang Amerika? Ha? Hindi pa nga tayo kasing yaman ng Amerika eh. Gagayahin mo ang lahat na nasa Amerika? Tama ba? Oo. Mahirap pa nga ang mga Pilipino eh. 18 million Filipinos are living below the poverty line. Tapos gusto mong gawin ng sarili mong karapatan. Am I right? Sabi ko nga sa Kongreso, atin munang turuan ang mga Pilipino kung paano maging maayos ang mga buhay nila. Sapagkat kung maayos ang buhay ng bawat Pilipino, magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Tama mali? Mayaman ang Pilipinas. Pinayaman ng Diyos ang Pilipinas. Meron tayong gold. Oh. Meron tayong oil. Meron tayong nickel. Lahat ng klaseng mineral, meron tayo. Oo. Nasa atin ang malalaking isda. Nasa atin ang mga hardwood tulad ng nara. Pero ang tanong ganito, bakit mahirap ang Pilipino? Bakit hindi maayos ang buhay ng Pilipino? Hindi inaayos ang buhay mo sa mga magitan ng relihiyon. Am I right? So nakakita ka na mga politiko na may hawak na rosaryo sa kanang kamay, nagnanakaw sa bayan, sa kaliwang kamay. Hindi ka binabago ng relihiyon. Ito magbabago sa'yo. At thy word should apply to all the affairs of our ordinary life. Oh, pangalawa, at thy word should be the basis of our spiritual walk. Tingnan mo ikaw, ang tao, may tatlong component yan. Mayroon siyang kaluluwa, may espiritu, may katawan. Correct? Oo. Pag meron ka lang katawan, pag katawan lang ang nasa'yo, dapat nasa kabaong ka na. Tama, mali? Ha? Anong nakikita mo sa kabaong? Katawan eh. Pero patay na yung katawan. Bakit? Wala na yung kaluluwa eh. Wala na yung espiritu. Yung katawan nandun pa. Oh. Pero kapag yung tatlong yan, intact pa yan, buhay ka. Ba't ka buhay ngayon? Hindi lang sapagkat may katawan ka eh. May kaluluwa ka. May espiritu ka. Yun ang tatlong component ng tao. Oh. Palagi kong binabanggit yan. Ano ang katawan? Our physical being. Ano yung physical being natin? Ha? That is the world consciousness of man. Oh, ano ang ating kaluluwa? That is the self consciousness of man. Ano ang ating espiritu? That is the God consciousness of man. See, in our own life and spirit, God is telling us, hey, be conscious that I am here. Hindi lang ikaw. Be conscious that you did not create yourself. I created you. Be conscious that you did not give yourself a brain. I gave that to you. Be conscious that I did not give you yourself the intellect. I gave that to you. Amen ba? Oh. See? Let's be conscious of that. Hindi mo nakuha yung talino mo sa magulang mo.
palaging genetics, di ba? Ay, pagmatalino yung bata, nagmana sa akin. Di ba? Sabi ng tatay, ah, matalino, nagmana sa akin yan. Pag bobo yung anak niya, nagmana sa kapitbahay. Pag guwapo yung anak niya, nagmana sa akin yan. Eh, ang pangit ba ng tatay? Pag pangit, nagmana yan sa kapitbahay. Nasaan si Kunsyal? Kunsyal Fog, asan ka? Oh. Tinan niyo si Fog. May itsura ba? Sinong kamukha? At thy word should be the basis of our spiritual walk. We're not just walking emotionally. Oh, sapagkat if we are just walking emotionally, ay magkakamali ka eh. Oh. Oh, for example, like anong emotion? Nai-inlove ka sa maling tao. Tama? Nai-inlove ka sa maling tao. Ba't ka maling tao? May inlove ka na naman sa iba eh. E di mali yung una na inlove ka. Tama? Oh. Okay. Nagdadamdam ka. Emotion ang tawag doon. Nagdadamdam ka. At kapag ikaw ay nabuhay ayon sa emotion mo, eh magiging mali ang buhay mo. Di ba? Emotion eh. Alam nyo, ang pinapairal ngayon ng tao, dumaan lang tayo sa February, ang pinag-uusapan pag-ibig eh. Di ba? Love ang pinag-uusapan. Tanong, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa tao? Ano? Sex. Tama? Listen, hindi ho pag-ibig ang sex. Lust ang sex. Nagiging tama ang lust ng sex kapag nag-asawa ka. Mali pag wala kang asawa at naglalust ka sa sex. Naunawaan niyo ba ako? Oo. Mali eh. Mali ang pananaw ng tao pag pinag-usapan ng pag-ibig. Sapagkat sa Bible, sinabi ng Bible, God is love. Correct? Oh, ang Panginoon ba sexual? Hindi eh. Walang sex ang Panginoon eh. Pero sabi ng Bible, God is love. Oh. See that? Mayroong bang lust ang Diyos? Wala. Pero ang sabi ng Bible, God is love. At anong ibig sabihin ng love? Ang ibig sabihin ng love, nang galing sa Diyos yan, ang ibig sabihin ng love ay ano? Ha? Yung tamang pag-ibig mo sa Diyos at yung tamang pag-ibig mo sa tao ang nagde-define ng pag-ibig ang Bible, hindi ang dictionary. The Bible defines what love is. It is not the dictionary. All right? Mm-hmm. Okay. So, at thy word should be the basis of our spiritual walk. Saan? In meditation, in prayer, in being close to God. Huh? I hope that we would realize that the most appropriate thing that a person can do for him to live a life that is right and godly should be that we ought to endeavor to be close to him. Diba? Maging close ka sa tao, ang tao pa magsasabi sa iyong mag-i-encourage sa iyong gumawa ng mali. Oh, sige. Maging close ka,
Sa mamamatay tao, papatay ka rin balang araw. Maging close ka sa rapist, re-rapin ka. Maging close ka sa magnanakaw, magiging magnanakaw ka din. Di ba? Oh. Meron tayong kasabihan nga eh, birds of the same feather flock together. Anong ibig sabihin nun? Oh. Anong ibig sabihin nun? Ha? Kung ano ka, sabi nung, meron isang quotation eh. Show me your friends and I will tell you who you are. Quotation yan. Di ba? Show me your friends and I will tell you who you are. You show me your friends who are drug addicts? Who are you? You're a drug addict. You show me your friend that are alcoholic? Who are you? You're alcoholic. But show me your friends who are godly and obedient to God. I will tell you, you are godly and obedient to God. Okay? Would you like to be influenced by the world? Or would you like to be influenced by God's word? Di ba? At thy word. Ayan. Thirdly, at thy word should be applied to our lives, our business, our career, our studies, at thy word. Hindi pwedeng magnegosyo ka na ikaw. Oo. Binabago natin ang pag-aakala ng maraming mga anak ng Diyos na ay gagawin kong partner ang Panginoon sa negosyo ko. Anong partner? Siya may-ari ng negosyo mo. Gagawin mong partner? Sino ka para gawin partner ang Panginoon? Galing mo naman. Husay mo. Di ba? You ought to acknowledge the fact that God owns your business just like God owns your life. God owns your career. You choose the career you want to have, then you must acknowledge the fact that God wants you to have a career in which you're going to live a life according to God's will. Oh. Ito ha, papatunayan ko sa inyo. Ang career mo is based upon what you know and your knowledge. That's the reason why you take aptitude tests. Or you take IQ tests, for example. And you take aptitude tests. Anong ibig sabihin ng aptitude test? Para malaman mo kung saan ka magaling. Magaling ka sa mathematics, di kumuha ka ng mga courses na marami mga numero. Magaling ka sa English, then kumuha ka ng course that speaks of language. Magaling ka sa history, then you take a history course. Am I right? Magaling ka sa drawing, magaling ka sa painting, then you take fine arts. You take architecture. Am I right? Therefore, sino nagbibigay sa inyo ng ganong galing? Hindi naman ikaw eh. Panginoon eh. Kaya ka pumapasok to enhance your career. Correct? To enhance what you know. You are studying so you would be able to know more on how to use your own aptitude. Your own knowledge. Your own talent. Di ba? Oh. Kung binigyan ka ng Panginoon ng voice to sing, anong gagawin mo? Pumunta ka doon sa UP. Meron doon College of Music sa Abelardo Hall. That's where my own daughter went. Ah, pumunta siya ng Berklee College of Music. Why? Because she is very good in music. So she went to the Berklee College of Music. She took her master's course. And because she has the talent of music, nung kumuha siya ng master's course, summa cum laude siya. Oh. See? Who gave that? Who gave that talent to you? Yourself?
No, it's God. So many times, hindi mo na ina-acknowledge yan eh. You acknowledge that. You acknowledge the fact, number one, that there is God. You acknowledge the fact, number two, that God spoke His word. Number three, you acknowledge the fact that God made you. Number four, you acknowledge the fact that you ought to obey the God that made you. And then number five, you acknowledge the fact that you'll be accountable to God in judgment. Simple, di ba? Simple bagay lang yun eh. At thy word should be applied to our life, our business, our career, and our studies. Now, let me conclude with this. When it seems that there are no results and things are not improving, continue to follow His word. Naunawaan niyo ba yun? When it seems that hindi nag-i-improve itong buhay ko, parang walang result. Nagpipray ako, parang walang result. I mean, you know, I'm trying my best to obey God, pero parang walang result. Bakit? Well, continue to follow His word. Just continue. Ha? Anong sabi sa verse 5 ng ating text? Luke 5:5. Walang nauhuli yung mga apostles na isda eh. Di ba? Ang sabi, Simon answering and said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Sabi nila sa Panginoon, di ba? We have toiled all the night at wala kaming nahuli. Oo. And sabi ni Peter, Nevertheless, Lord, kahit wala kaming nahuli, nevertheless, at Thy word, magpapatuloy kami. At Thy word, I will let down the net. Di ba? Oh, wala kaming... Pag-discourage ka, wala na yun, di ba? Oh, kung halimbawa, fisherman ka, wala tayo, mahuli, umuwi na tayo. Wala tayong mahuhuli dito eh. Uwi na tayo. Pero nang sabi ng mga apostles, Panginoon, wala kami nahuli. All night, nangingisla kami. Wala kayong mahuli. Pero, nevertheless, dahil lang sa salita mo, ikakas uli namin ang mga nets namin. They continued. And when they continued, ano niyari? In verse number 6, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net broke. Magpatuloy ka lang. Amen? Magpatuloy ka lang. Siguro, God is testing you. Tignan natin ang tensile strength ng taong ito. Alam mo yung tensile strength? Ha? Yung tensile strength, ginagamit yan ng mga engineers. Correct? Bago yan ilagay sa lupa, yung bakal, yung kabilya na ginagamit sa foundation, ha? Dumadaan yan sa tensile strength. Titanan natin kung hanggang saan magbibreak yan. Oh, di ba, Wilmer? Oh, kung saan magbibreak yan. O oh, itong si Romel Obnial. Oh, sila ang gumagawa nung subway. Di ba, Romel? Oh, magkakaroon tayo sa 2028, magkakaroon tayo ng subway train dito. Mula Clark, hanggang Kalamba. Ginagawa na ngayon, correct? Oh, can you imagine? Magkakaroon tayo ng subway train. Di ba? Abangan nyo, huwag kayong mamatay, ha? Oh. Eh, ito si Romel, engineer to eh. Ano ang ginagawa nila para matibay yan? Tinetest muna ang bakal. Ganon din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Tinetest tayo. Kaya huwag tayong ma-discourage pag wala nangyayari.
Eh, gumagawa na nga ako ng tama. Bakit pa? Di mali na ang gagawin ko. Tama? Gumagawa na ako ng tama. Sumusunod na ako sa Kanya. Nagiging faithful na ako. Magpatuloy ka lang. Why? Because God is testing you. All believers of the Lord must pass through the test. Kahit nga mga unsaved, may test eh. Lahat yan may test yan. Oh. Sige nga, mag-aral ka na walang test. Nag-graduate ka ba? Hindi ba? Nag-aral na ako, ba't may test pa? Oh, meron akong estudyante nung araw eh, nag-Bible college eh. Bible college siya. Tapos mamaya, sinabi ko, okay, we'll take the test. Sabi niya, may test? Akala ko ba Sunday school to? Bakit may test? Tinetesting kung alam mo yung napag-aralan mo eh. Diba? Ganon din ang Panginoon. So, listen. When it seems that there are no results and things are not improving, continue to follow His Word. John 8:31. Then Jesus said Jesus to those Jews which believe in on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. So therefore, pag hindi ka nag-continue, hindi ka disciple ng Panginoon. Di ba? Hindi ka nagpatuloy eh. Yun ang test dun eh. Hindi ka nagpatuloy? Okay. Halimbawa, member ka rito for 5 years. After 5 years, eh, na-offend ka, nag-backslide ka, hindi ka na nagbalik. Eh, hanggang doon ka lang, di ba? You are not a disciple. Oo. Because a disciple will continue until the Lord takes him home. A disciple will continue whatever happens. Look, ha? 56 years na ako nagpipil sa salita ng Diyos. 48 years na akong pastor dito. Ako nagsimula ng gawain ito. Ba't ako nagpapatuloy? Disciple ako ng Panginoon eh. Hindi ba mag-quit si Pastor Abante? Hindi ba siya mag-quit? Sabi ng isang pastor, hindi ba siya mag-quit? Congress pa na siya eh. Kasi nung, Diyos ka ba? Pinag-quit mo ako? Ha? Hindi, alam mo, dapat ang pastor, kapag naging congressman yan, hindi na yan maging pastor. Teka. Sino sabi sa'yo? Sinaya ba ng Bible yon? Diyos ka ba? Ha? Diba? Yun eh. Para yung nanligaw yun, yung araw, meron ako yung people. May niligawan siyang isang young lady namin na maganda eh. Oh. Sabi niya, alam mo, kalooban ka ng Panginoon sa akin. Pinagpipray kita eh. Ikaw ang kalooban ng Diyos sa pangasawa ko. Ah, pinagpipray kita. Yan ang sabi ng Panginoon sa akin. E di, nagsumbong sa akin yung young lady. Sabi niya, ano nga sagot ko? Ano nga sagot ko? Sagutin mo ng ganito. Bakit hindi ako kinausap ng Panginoon tungkol sa iyo? Di ba? Dapat mutual yan. Bakit hindi ako kinausap ng Panginoon tungkol sa iyo? Ang sagot sa akin, young lady, ikaw kasi. Bakit? Hindi mo ko niligawan eh. Ang sagot ko, hindi ako kinausap ng Panginoon tungkol sa'yo. Alright? Now look here. Tayo mga members ng MBBE, tayo mga pastor ha, if you would look at Revelation chapter 3, the Ekklesia that keeps His word shall be blessed and victorious. Ano example niyan? The example of the Philadelphia Ekklesia. Anong sabi ng Panginoon sa Philadelphia? Hindi ko na babasahin ng buong kwento. Doon na lang sa verse 8 ng Revelation 3.
Anong sabi ng Panginoon sa Ekklesia in Philadelphia? I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and what? And hast what? Kept my word. See? And hast kept my word. Now, verse 10. Anong sabi ng Panginoon? Behold, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Keep his word. Continue in his word. Marami na akong sakit na pinagdaanan. Oo. Oh, nakasampung operasyon na ako. Ikaw, ilan na ang operasyon mo? Oh. Di ba? Ang iba sa inyo, ang operasyon nyo, binabago nyo yung katawan nyo eh. Hindi yun ang operasyon ko eh. Alright? Ha? Dumaan na ako dun eh. Marami na akong dinaang sakit. Mayroong mga tao na galit sa akin. Mayroong mga taong gusto kong patayin. Ba't mo ko nagpapatuloy? Ha? So, anong ginawa ko? Nung ako, tinreten. Pulis nga, tinreten ako eh. Sabi ko, pambira kayo, pulis kayo, tinitreten nyo ako. Yung NPA nga, tinitreten na ako eh. Oh. Yung ibang mga tao rito na, you know, tinitreten ako eh. So, anong ginawa ko? Kumuha ko ng bulletproof na sasakyan na kahit na bombang itapon mo dyan. Ha? Tatanol lang yun. Tataas lang. Pagbaksak. Patay din yung nakasakay. At thy word, folks. At alam niyo ba, sa salita ng Panginoon, nagpapakilala ang Panginoon sa iyo sa kanyang salita. Hindi sa relihiyon nagpapakilala ang Panginoon. Hindi sa Ekklesia nagpapakilala ang Panginoon. Hindi sa edukasyon nagpapakilala ang Panginoon sa iyo. Ang salita niya ang nagpapakilala ang Panginoon sa iyo. Ang tanong, kilala mo ba siya? Oh, alam mo yung pangalan niya, di ba? Pero ang tanong, kilala mo ba siya? Kasi kung kilala mo siya, dapat kilala ka niya. Tama? Ang pagkakilala, mutual yan eh. Oh, for example, yung Pangulo ng Pilipinas, kilala ko eh. Pero yung Pangulo ng Pilipinas, kilala din ako eh. Kung nakikita kami, sinasabi niya pangalan ko eh. Ako din. Ikaw, kilala mo yung Pangulo. Kilala ka ba niya? Doon tayo nakakaiba, di ba? Ganon din ang Panginoon. Pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Tangkapin mo. Kilalanin mo. Amen ba? Nandito ka, hindi para makita tayo. Nandito ka para makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Nandito ka para malaman mo na siya lamang magpapatawad ng mga kasalanan mo. Nandito ka para tanggapin mo na makasalanan ka. Eh pag hindi ka makasalanan, wala ka ng pag-asa. Di ba? Pero pag makasalanan ka, may pag-asa ka. Oo. Tulad yan nung araw, sinasabi ko sa inyo, di ba? Mayroon akong nakausap na vice mayor, ngayon mayor na. Oo. Sinabi ko sa kanya, tinanong ko siya, Vice Mayor, makasalanan ka ba? Naku, hindi. Biro mo, Vice Mayor, hindi makasalanan. Mayor nga, makasalanan eh, Vice Mayor pa. Di ba? Hindi ako makasalanan. Bakit ito nasabi yan? Aba, tumutulong ako sa kapwa ko, nabibigay ako ng mga ayuda, lahat na binibigay ko. O, yun ang kanyang panuntunan sa buhay. Tinanong ko siya, Vice, kailangan mo ba ang awa ng Diyos? Ay, syempre. Kailangan ko ang awa ng Diyos.
Tinanong ko siya, kung hindi ka makasalanan, saan mo kailangan ng awa niya? If you are not a sinner, how can you say that you need God's mercy? Am I right? Now, if you acknowledge the fact that you need God's mercy, it means you have to accept the fact that you're a sinner. And being a sinner, you cannot forgive yourself. Kaya nga marami na papakamatay. Do you know why they killed themselves? Because they cannot forgive themselves. But hey, listen, even if you cannot forgive yourself, God can forgive you. Amen. You cannot clean yourself, God can clean you up. Amen. Every day, anong ginagawa natin sa sarili? Every day, we dirty ourselves up. Every day, sa araw-araw, dinudumihan natin ang ating sarili. Pero sino ang naglilinis sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Ang Panginoong Jesucristong namatay sa krus ng Kalbaryo at binuhos ang kanyang banal na dugo, siya ang maglilinis ng lahat ng iyong kasalanan. You have to acknowledge that. You have to acknowledge the fact that you cannot save yourself from death, and you cannot save yourself from sin, and you cannot save yourself from the lake of fire and from punishment. But God can save you. God can give you everlasting life. Today, He can do that to you. Amen. If you'll acknowledge it, and if you will come to Jesus Christ today, at thy word, sabi, He'll save you. At His word, He'll give you eternal life. At His word, He will change your life. You want to change? God can. Not me, but God can. You come to Christ today. We're going to give you an opportunity to come. We're going to sing a song, and while we sing that song, an invitation song, you can come and open your heart to Jesus Christ today. Shall we stand together?